Hey guys, welcome to Pinoy Freelancer. And today ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng carousel post. Ano ba ang benefits nito? And first of all, gusto ko lang muna magpasalamat sa 390 followers natin. Kagagawa lang ng page na to, I think 2 days ago, and I received a lot of messages na interested matutunan kung paano ba itong Facebook in-stream ads, kung paano tayo kikita ng dollars dito. So, thank you. And sa ating YouTube channel, meron na rin tayong 29 subscribers. And meron na rin tayong couple of hundred views sa dalawa nating video. So, thank you so much. Anyway, ito yung carousel post. Kung familiar kayo, nakikita nyo sa newsfeed nyo, merong most of the time dalawang boxes, isa yung video, and then yung katabi niya is either another image, either another video or an image. Now, itong carousel post most of the time is ginagamit ng mga businesses na madaming product. So, mga e-commerce, mga restaurant, kagaya nito. And ang purpose nito is to redirect viewers to different landing pages or different products. So, sa example na post na to is meron tayo ditong Maki, ewan ko Maki ba to, pizza, burger, and pasta. So, kapag clinic mo lahat yan, iba-ibang pages ang pupuntahan yan. Okay? So, ano naman ang benefit nito sa ating mga nag-grow ng Facebook page? Ganito kasi yan. Kapag meron kayong viral na video, alam nyong nag-viral siya, kapag gumawa kayo ng carousel post, makakakuha kayo ng free traffic. Okay? So, lagay natin. Free. Ba't lang kulay? Ayun, black natin. Old school ako ha, paint pa yung gamit ko dito. Wala, para mas mabilis. So, free traffic. Paano siya nagiging free traffic? Once na viral kasi yung video mo, or kahit hindi pa siya nagva-viral, pero alam mong magva-viral siya, kapag ka nag-run kayo ng traffic campaign, kasi hindi ito gagana sa video views na campaign, kung naalala nyo yung mga sample na ginawa natin kahapon, hindi gagana ang carousel or walang carousel option sa video views na campaign. So, magagamit mo siya. Ako, nagamit ko siya sa traffic. Hindi ko alam kung anong objective pa ang pwede. Pero, sa traffic, ko siya unang ginamit. And then, yung ginawa ko is isang video and isang image dito na most of the time, hindi na naman na tinitingnan or hindi na nag-scroll ang viewer mo. Kasi, alam naman nilang wala tayong binibentang product. So, more on videos tayo. So, paano siya magiging free traffic? Once kasi na nag-scroll sila, nakita nila yung post, and then may caption na interesting, ikiklik nila yung video. Ngayon, itong video na to, kapag hindi nila kiniklik, wala siyang sound. Okay? So, pag interesado sila sa video, ikiklik nila yung video para magkaroon ng sound. Now, pag nag-enlarge or clinic na nila yung video, lalaki yung video, magkakaroon ng sound, and automatically, sa baba is yung website na nilagay mo or yung link na nilagay mo, or kung gusto mong magpadami ng views and subscribers sa YouTube, pwedeng YouTube link din ang ilagay mo. Kasi, once na clinic na nila yung video, yung sa carousel, magpi-play din automatically yung YouTube video mo, although nakamute siya. So, dadami at dadami ang views mo sa YouTube, pero hindi siya counted sa public watch hours na required naman ni YouTube para ma-monetize mo yung YouTube channel mo. So, ano yung ano nito? Ano naman yung use nito? So, magiging use nito, kapag ka, let's say for example, very interesting yung ano, yung nasa YouTube video mo. Let's say sa akin, yung gagawin natin sample later on is about making money or yung lesson about sa Facebook in stream ads.
And kapag nakita nila na mas madaming information yung nasa YouTube, ikiklik nila yon. Although kahit mapunta sila sa YouTube mismo, sa YouTube app, hindi pa rin counted ni YouTube as public watch hours kasi galing siya sa social media. Nag-try kasi ako nito sa isa kong YouTube channel and madami ako sa analytics ko na views pero sa public watch hours, hindi siya counted. So, magiging counted lang siya kapag ka nag-click si customer ng another video mo na nasa YouTube na siya. So, sana nag-guess nyo. Tsaka, yung benefit pa nito, pag nagustuhan nila yung content mo, is free subscriber yun. Diba? So, hindi mo binayaran yun. Ang binayaran mo dun is yung view dito sa carousel post natin. Okay? So, don't worry, gagawa tayo ng, papakita ko yung step by step kung paano to ginagawa. And then, ipapakita ko din kung ano yung itsura niya mamaya. Okay? So, ito yung carousel post. And try na nating gumawa ng carousel post. So sa business.facebook.com ang yung business manager, click nyo yung burger menu and then lalabas ulit yung tools. So review natin ads manager, dito tayo gumagawa ng ads. Business settings, dito nyo i-set up yung payment method and then dito nyo i-coconnect yung page ninyo. Pixels, hindi pa natin kailangan for now. Yung gagamitin nating tool is yung page post. So, click mo yung page post. And then, pag nasa page post ka na, lalabas itong page post na dashboard. So, ito yung nandito tayo sa Pinoy Freelancer page ngayon. And gagawa na tayo ng post. So, click create post. And then, meron tayong 5 options. Meron tayong link, meron tayong carousel, meron tayong photo, meron tayong video, meron tayong status. So, ang gagamitin natin dito is yung carousel. And then, meron tayong ditong URL. Ito yung lalabas kapag clinic nila yung video. Ito naman yung post text or yung description mo. And ito naman yung button kung saan sila mapupunta. Or, alam mo, yung call to action natin. And then, dito sa baba is yung boxes or yung iba-ibang creative na ilalagay natin. So, dito, dalawa lang. Dito, nakikita natin apat. So, kung gusto natin apat na iba-ibang video, nasa sa inyo yan, kung gusto nyo. Pero, karamihan na nakikita natin sa news feed is dalawa lang. So, isang video, tas isang image dito. Kasi hindi naman tayo nagbebenta ng product, di ba? So, anyway, nasa sa inyo kung gusto nyong i-test yung madaming videos. Dito meron tayong option to add an image or a video. And lalagay na, dito naman nakalagay yung headline, another description. I'm not sure about this one kasi meron na tayong URL dito. Pero, I think ang nilagay ko lang dito is yung main link na gusto kong makita nila. And then sa baba, only use this post for an ad. And then second radio button natin is yung use this post for an ad and will be published to the page later. So ito yung piliin natin. And sa location, I think we can skip this. By the way, yung ginawa ko kasi dati sa carousel post is nag-run ako ng ad which is naging viral naman siya. Pero ginawa ko siya sa ads manager, hindi dito sa page post. Pero kung hindi kayo magraran ng ad, dito na lang kayo gumawa kasi pwede natin siyang i-publish publicly sa ating page. Okay? So, kung i-refresh natin tong page, ay kung titingnan natin yung page, wala yung latest na video dito is yung pinublish 2 hours ago, which is yung like page campaign ko. Okay. So, ayan. Yan yung latest natin. So, mamaya, papakita natin kung paano ito nag-work. So, first, lagay na natin dito yung video. So, ito yung YouTube URL natin. Get natin yung link. Paste URL. Test lang lagay natin. Test. Tapos, sa button, pipiliin natin dito is watch more.
Kasi kapag naglagay ka ng subscribe and wala naman silang planong mag-subscribe, eh baka hindi sila mag-click. I think kahit anong button naman dito, as long as interested sila sa na mapanood yung video mo, it's okay. Pero sa testing natin, watch more lang lagay ko. And then, video. So, ito ah, image, video, sa video tayo. So, select video, and then piliin ko yung video. Piliin ko yung video na gusto ko. So, continue. Sa thumbnail is yan. And then, sa headline, lagay natin, make money online. Skip na natin yung destination, I mean description. And destination is yung YouTube channel ulit. Talagay natin. And sa second box is image lang lalagay natin. So, itong custom thumbnail na ginawa ko. Pwedeng ibang channel dito. Try natin na. Itong second video lalagay ko. Hindi, para hindi tayo malito, google.com na lang. google.com, tapos yung descript, yung post text naman nito is Pinoy freelancer. Para iba. Tapos, iba rin lalagay natin dito para makita nyo. Contact us na lang. Tapos, headline naman nito, contact us. Para makita lang natin yung difference. Tapos dito, Google ulit. Check natin ha, kung tama. So, yan ang sa unang box. Ayan. So, kung mapapansin nyo, okay, mali. Sorry. So, ito pala yung pinaka main na URL na makikita nila. Dito lang sa baba mo siya pwedeng palitan. Kasi kung makikita nyo, unang box, make money online, tapos YouTube. Sa second box, image, contact us, Google. Pero yung sa taas pala, dapat, yun yung main link na gusto mong makita ni viewer kapag ka-click nila yung video mo. So, balik natin to sa test. Okay, so once this is done, all you need to do is, again, dito sa box natin, bahala ka kung gusto mo 4, 5. I think pwedeng mag-add dito ng 10. Madami ito. Oh, yan, 10 nga. So, pero sa test natin, dalawa lang ha, kasi para hindi mahaba. Remove natin lahat. So, yan, dalawa lang. Tapos, create post natin. Okay. So, hindi mo siya makikita dito sa published post. Hindi mo siya makikita. Dito mo siya makikita sa ads. Okay. So, makikita nyo, ayan na yung test. Gagawin lang natin, click natin yung box, and then dito sa ayan na siya, oh. Diba? Test. Ito yung pinaka main description ng post. Pero yung video, tapos yung second image, ayan siya. So, ito yung headline. Paano ibalik to? Ayan. Ito yung headline na ginawa natin, make money online. And, sorry, ito pala. Yung button is same lang. So, kung contact us lang. Kung naalala nyo kanina, dinagay natin dito is watch more. So, isang button lang pala. Kahit ilang boxes ang ilagay natin dito, isang button lang ang pwede. Pero, iba-ibang link yan. Itatry natin ha. Pwede ba dito? Ay, hindi siya gumagana. So, i-live natin to para makita natin. So, ito yung action. Gagawin nyo is ipapublish natin siya para lumabas siya sa page natin. Check muna natin kung nasa page na siya. Refresh ko to. Plus 7 followers. Thank you so much, guys. Make sure to watch the full videos, yung mga unang videos, para maintindihan nyo. Scroll down natin. Tapos,
Ayan, wala pa rin. Ito yung latest post ko kanina, 2 hours ago, which is pinublish ko yung nirarun kong like page na campaign. Okay? So, balik tayo dito. Publish natin siya. Are you sure you want to publish? Publish natin. And then, kapag pumunta tayo sa published post, ayun na siya, yung test. So, refresh natin ulit. 398. Wow, another one. Thank you so much. Scroll down ulit. And, andito na siya. Ito na yung carousel post natin. So, pag-clinic ko yan, sa mobile, naka-desktop kasi ako. Pero pag sa mobile, kahit yung video mismo yung i-click mo, mag-i-enlarge siya. Pero dito, ito yung kailangan natin i-click. Ah, sorry guys, hindi siya gumagana sa mobile. Sa desktop. Magre-record na lang ako ng sa mobile para makita niyo. Balik ako in a bit. So ito na guys, nasa mobile na tayo and ito na yung sample natin. Ta ng $524.29 within 21 days. So i-mute ko lang para makita niyo. And ayan, automatically nagpi-play din yung video natin sa baba. Okay? So ayan na siya. And then check natin yung isang image. And dapat pupunta siya sa Google. Ayan. So nakikita niyo naman pumunta siya sa Google. And then ayan, ayan na yung carousel post natin. So free YouTube views. And kung may vlog kayo, free traffic 'yan. So ayan, balik natin sa Pinoy Freelancer page. And i-delete ko pala yan ha, i-delete ko kasi wala namang magandang message yung video. But at least nakita nyo na kung paano siya nag-work. So ang next topic natin, may nakita akong nag-request ng in-depth lesson about look-alike audiences. And kapag may time ako bukas, is gagawan ko siya ng video. And update lang natin about sa earnings natin. From March 1 to 23rd is meron na tayong $622. Again, dahil napakaliit ng RPM natin, which is $0.14. So, suggestion ko lang, kapag gagawa kayo ng new page, mas maganda na mag-target na tayo ng tier 1 countries na matatarget nyo yan. May nabasa rin pala akong question kung paano daw makakuha ng premium countries. Kakaroon kayo ng premium countries if yung target audience nyo is premium countries din. So, kung maaalala nyo yung targeting na people who live in the Philippines, pwede mo yun i-change to United States, United Kingdom, Australia, kasi mas mataas dun yung RPM. Pero heads up, again, mas mataas din yung purview doon. Okay? Mas mataas din yung bayad kapag ka nag-advertise tayo doon. Okay? So, I think yan na yun. I think that's it. Kapag may tanong kayo, comment nyo lang dito sa YouTube video natin or send me a message dito sa Pinoy Freelancer and I'll get back to you as soon as I can. Thank you.